Hey guys, welcome back again to my channel. And for today's vlog, it is another review na naman po. But for this time, hindi po whitening soap yung ating itatry or i-review. And bago ko simulan yung vlog na to, kung bago ka sa akin channel, please, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para every time na may video kong upload is updated ka. Again guys, this video is not a sponsor. So again guys, bago ko simulan yung vlog na to, so isa-shoutout ko muna yung aking pamangkin. So guys, please naman po, pa-support naman po ng aking pamangkin sa kanilang YouTube channel. So ipa-flash ko na lang po sa screen and ilalagay ko po sa description box o sa taas yung kanyang link para po masuportahan nyo po ang aking pamangkin. And maraming salamat po sa mga taong sumuporta po sa kanyang YouTube channel. And ayun na nga po, road to 1K na po sila. So sana po, please, please, supportahan nyo din po tulad po ng pagsuporta nyo sa akin. Maraming salamat po. So ayun na nga guys, sisimulan na natin yung ating pag-review or itatry natin yung product na to. So guys, ipapakita ko muna sa inyo yung product na to. So guys, yung product na to is yung Super Screen Sun Gel SPF 50 Plus ng Face Republic. So guys, backstory muna tayo. Lagi naman akong ganun kapag nag-review, kapag may mga na-review na ako before. So ayan, bago ko simulan yung panibagong vlog. So sasabihin ko muna sa inyo yung aking past review. So guys, meron na akong isang na-review na sunblock, which is yung Quick FX na sunblock. So ayan, check nyo na lang po sa aking channel or ilalagay ko na lang po sa aking screen and sa description box yung kanyang link. So sana po mapanood nyo po yung aking ang aking review about po dun sa Quick FX sunscreen. So ayun na nga guys, hindi naman bago yung sunscreen sa market kasi sobrang dami ng sunscreens na lumalabas ngayon na sa iba't ibang brand. So ito nga yung nakita ko, sunscreen ng Face Republic. Kaya ko siya napili guys kasi na-amaze ako kasi meron palang sunscreen na gel. So ayan, binili ko siya and sabi ko nga gusto ko siyang gawan ng vlog. So ayan guys, gagawa natin ng vlog ito or i-review natin yung product na to. Ito nga ang Sun Gel SPF 50 Plus. So bago ko simulan at reviewin yung product na to, so guys, itakel muna natin o pag-usapan natin ano ba yung sunblock at ano ba ang nagagawa ng sunblock o sunscreen. So Tagalog version tayo guys, so babasahin ko sa inyo ang information na to. So sana makinig kayo guys. Ang sunblock o sunscreen ay ang produkto na ginagamit sa balat upang maiwasan ang sunburn, pangungulubot ng balat at mga kaakibat nitong komplikasyon gaya ng cancer sa balat. Ito ay maaaring lotion, spray, gel o iba pang anyo na pinapahid sa balat. Taglay ng produktong ito ang ilang sangka na may kakayahang pumigil sa ultraviolet or UV radiation na siyang nagdudulot ng iba't ibang di kanais-nais na epekto. Nabasa ko na sa inyo, so talagang yung sunscreen o yung sunblock is talagang mahalagang part sa ating skincare routine. Actually, kahit nga lang yata sunblock, basta wag mo lang yung kalimutan talaga yung sunblock, ayun na yata yung pinakahuling part ng skincare routine ang dapat hindi mo makalimutan. Kasi guys, sa panahon ngayon, sobrang init and you need to protect your skin from harmful UV rays. So yun na nga guys, marami kasi yung iba't ibang uri ng sunblock. So ano ba yung mga dapat tandaan sa pagpili ng sunblock? So ito na nga guys, sasabihin ko sa inyo. Number one, ito dapat ang una mong tandaan. Piliin ang uri ng sunblock na nararapat para sa aktividad. May ilang sunblock na may nakasaad na waterproof or water resistant at ito ay nababagay sa mga consumer na magbabakasyon sa beach o sa mga mag-ehersisyo sa labas gaya ng pag-jogging at sobrang pawis. So ayan, number one, tip number one. And tip number two, gamitin ang sunblock na hindi bababa sa 30 SPF. So guys, ito na mga ating nabili is Sun Gel SPF 50 Plus. So medyo mataas na siya. And pangatlo, considera mga sangkap ng sunblock. So dapat guys, i-consider daw yung mga ingredients ng sunblock. So babasahin ko sa inyo, basahin ang label ng produkto at tignan na mga sangkap nito. Tandaan na may ilang sangkap na kemikal gaya ng mesoryl SX, mesoryl
XL Parasol 1789 ang may kakayahang harangin ang UV upang hindi ito makarating sa balat. Ang zinc oxide at titanium dioxide naman ay may kakayahang i-deflect o patalbugin ang UV upang hindi rin pumasok sa balat. Alamin din kung ito ay mayroong sangkap na makakapagdulot ng irritation o allergy sa balat. So guys, yung pang-apat naman ay piliin ang sunblock na nararapat para sa uring ng balat. So guys, ito din yung mahalagang importansya sa pagpili ng sunscreen. Kasi yung iba, bumili ka nga or nag-try ka nga ng sunscreen pero hindi naman siya hiyang or hindi naman siya compatible sa iyong balat. So, may mga sunblock din na naiiba depende sa uring ng balat. Mayroong nararapat para sa balat ng matanda, sa balat ng bata, o sa balat ng mukha. Tiyakin itong mabuti bago bilhin upang maiwasan na hindi kaaya-ayang epekto. So yun na ngayon sinasabi ko guys, depende pa rin. It is depend on your skin type kung bibili ka ng sunblock. So dapat talaga nababagay at naayon sa iyong skin type. So yun na nga guys, sisimulan na natin yung pag-review ng product na to. So sana meron kayong nalaman about dun sa binasa ko. So guys, ito na nga yung Super Screen Sun Gel SPF 50+. So 50+ siya, yun ang mahalaga. Mataas daw dapat sa SPF 30. So ito yung Face Republic. And guys, nakakatuwa yung kanyang packaging. Kasi yung kanyang packaging is, hindi ko lang paano tawag dito, is matte. Matte nga yata. Oo, matte yung packaging niya. And meron silang nasa sachet. And guys, ito ay nabibili mo din talaga sa tube, na naka-tube. And meron silang available na ganito nga, nasa sachet. And guys, mabibili mo ito nga pala sa Watson's. And nagkakahalaga siya ng 20 pesos per sachet. So ayan na nga guys, ang cute yung kanyang packaging. Pero pag hinawakan mo siya guys, mukhang kokonti yung laman niya. Kasi nga nasa sachet lang. And 20 pesos lang to. So ito, babasahin ko muna sa inyo yung description or yung description ng product na to. A non-sticky, non-greasy, weightless sunscreen with a broad spectrum protection of SPF 50+ and PA++++. Direction: gently apply a generous amount onto clean face and neck. Can be used under makeup. Be apply as needed. Keep away from children for external use only. So guys, ay na, ang dami din talagang ang dami ding ingredients nito, so hindi ko na mababasa. So guys, yung product na to is made in Korea. So yun na nga guys, susubukan na natin yung product na to. Bago natin ilagay siya sa mukha, malinis na guys yung mukha ko and katatapos ko lang din talagang maligo. So ipapakita ko muna sa inyo yung texture ng product na to kasi nga gel type yung sunscreen na to. And kailangan natin tipirin kasi medyo kakunti yung laman nito. So ito na nga guys, nakita ko na yung kanyang product and ito yung kanyang itsura. So guys, sa nakikita nyo, yung itsura niya guys is parang cream. So, ang akala ko kasi, pag gel type, it's like, pag gel type, katulad siya nung parang aloe vera gel. Kasi alam naman natin, pag gel type, it is transparent yung kanyang, yung kanyang physical aspect. Ano ang sinasabi ko? Yung kanyang physical, itsura. So, ito guys is parang cream. And, itatry naman natin. So, ayan. So, dadamihan natin. And guys, yung amin niya, medyo mabango. Mabango guys yung scent ng sunscreen na to. Parang siyang may pabango. Oo. So, ayan. Ilalagay natin sa mukha. Kasi nga sunscreen daw. Kasi nga sunscreen siya. So, ayan. Ilalagay natin sa mukha. So guys, ang napansin ko dito sa sunscreen na to, yung scent niya is parang siyang may pabango. Oo, promise. As you can see guys, parang siyang makislap. So ayan. Ang sabi dun guys sa direction, you can can be used under makeup. So guys, sa mga ating mga manonood na babae dyan, sa mga girls viewers, so yun daw SPF, yun daw sunscreen ng Face Republic can be used under makeup and reapply as needed. So ayan. So yun na nga guys. So papakiramdaman ko muna yung feeling kapag nilagay na yung face sunscreen na to sa mukha. So wait lang tayo ng ilang minuto and papakiramdaman ko lang kung anong pakiramdam niya habang nasa mukha ko. A few moments later.
So guys, ito na nga, bago ko sabihin yung pakiramdam after mag-apply ng sunscreen. So, doon muna tayo sa itsura kapag nakalagay na or kapag naka-set up na yung sunscreen sa ating mukha. So, ang napapansin ko ngayon sa camera, so medyo glossy siya, as in para siyang makislap. Oo, as in, nung naglagay ako, para siyang kumislap. Oo. So, parang hindi naman siya yung oily type. Oo. Pero, guys, yung pakiramdam niya, actually, wala naman masyadong ibang pakiramdam. Pero, once na hinawakan mo siya, meron siyang lagkit factor para sa akin na. Kasi, ganun yung pakiramdam niya. And, ayun yung ayaw ko talaga sa sunscreen. Pasensya na, guys. Kasi, ayoko ng ganitong pakiramdam, yung parang may lagkit factor. So, sa akin lang yan, guys, ha. So, ayan, ni-review ko lang naman tong sunscreen. And, kung ano yung pakiramdam niya while na naka-apply na siya sa mukha. So, ayun. Ang magandang effect niya, guys, is yung after mo may apply is meron siyang glossy effect, which is, ayan, nakikita nyo. Parang glow na glow, parang glossy effect yung kanyang nakikita, sa nakikita ko. So, as you can see, guys, sa itsura kong to, ang napansin ko talaga is may glossy effect yung sunscreen na to. So guys, sa mga mahilig gumamit ng sunscreen na gel type, so meron po ang Face Republic. So ayan, ni-review ko lang. And sabi ko naman, itatry ko lang yung product na to. So binigay ko lang naman sa inyo yung aking review and yung kanyang feeling sa akin. Kasi nga, sa akin guys talaga, hindi ko gusto talaga yung medyo may lagkit feeling na effect ng sunscreen. Kahit sa mga lotion guys, ayoko talaga. Kasi parang lagkit sa pakiramdam. Tapos kapag halimbawa kung lumabas, pinagpawisan, lalong sobrang malagkit yung ganung type. Ayoko talaga ng ganun. And this one guys, is kung titingnan natin yung effect niya sa mukha, may glossy effect siya. As in may glow, ganun. So, better siguro sundan mo siya ng powder. Like yung mga tender care, yung mga ganun, kung ano man nilalagay mo sa iyong mukha. So siguro naman, hindi mo na mararamdaman yung ganung lagkit factor. So guys, ako kasi nga naman is, alam niyo naman ako, yung skincare routine ko lang talaga is sabon lang talaga. Minsan sabon, face wash, ayan. And then, after nun kasi is powder, like yung mga tender care na powder. So ayun lang. Guys, kung gusto mo naman siyang mawalan siguro or hindi mo mapili yung lagkit feeling, so pwede mo siyang applyan ng powder para hindi mo siya, or patungan ng kung ano man, or kung makeup, o powder o pulbo, so para hindi mo maramdaman. Feeling ko hindi mo na maramdaman kung once na nag-apply ka ng ganun. So ayun na nga guys, ayun lang naman yung maibibigay ko. And ayun na lang, share ko lang naman sa inyo guys ang aking review about dito sa Face Republic, and ito ay gel type. So guys, kung bibilhin mo again siya sa Watson, mabibili mo siya sa Watson's and nagkakalaga po siya ng 20 pesos. So yun na lang guys ang aking ibibigay. Kung bago ako ulit sa aking channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para every time na may bagong upload is updated ka. Thank you!